Sinagip ng mga awtoridad ang nasa 150 katutubong Badjao sa Quezon City. Nasa lungsod sila para mamasko. Narito ang unang balita, James Agustin. Nagtakbuhan ng ilang katutubong Badjao na dumating ang Quezon City Task Force Disiplina sa Agham Road, Quezon City, pasado alas 11 kagabi. Ang iba na abutang natutulog sa Center Island, kasakasama pa ang mga bata. Sana naman po ipagbigyan niyo po kami dahil tuwing December lang po kami nandito. Uwi na kami lang pagtapos ng Pasko. Ano ba ginagawa niyo dito sa Metro Manila? Mamamasko lang kami tapos uwi kami. Marami rin naabutan sa gilid ng kalsada. Nagtayo na nga ng tenta mga katutubo at kanya-kanya ng latag para may mahigaan. Pahirapan ang pagsagip sa kanila dahil marami ang ayaw sumama. December 18 daw na dumating ang mga katutubo mula sa Lucena City, Quezon. Napilitan lang daw silang mamasko dito sa Metro Manila para magkapera. Mamamasko lang po kami, sir, kasi medyo madaanan po kami ng bagyong tisoy. Pero hindi naman po kaming magtatagal dito. Ang Quezon City Hall, sinagip na ang mga katutubo matapos makatanggap ng reklamo na nagkalat sila sa kalsada. Lubhang mapanganib din daw na sa gilid ng kalsada sila natutulog. Nasa danger na rin sila dahil kita naman natin ang sitwasyon. Ito ho ay national road, tapos may mga bit-bit-bit silang mga bata at higit sa lahat, pati ho yung kalinisan at kalusugan nila na apekto na ho sa mga ilang araw nila pag-i-stay ho rito. Mahigit sa 150 katutubong Badjao ang sinagip ng mga otoridad. Ipaproseso raw sila ng mga social workers para malaman kung anong tulong ang maaaring maibigay ng lokal na pamahalaan. Ito ang unang balita sa Quezon City. James Agustin reporting.